sa tingin niyo po, sir, bakit kayo umasenso sa Puto? Dahil sa tulong ng Diyos, hindi sa aming kakayanan yun. Sa tulong ng Panginoon, dahil nahabag siya sa kahirapan ko, pero yun, hindi na ako pinag-aaral ng aking ama. Dahil matalino naman ako sa klase noon, pero hindi nila ako pinag-aaral para makatulong lang. Mula noon, pagtulong na lang sa pamilya yung inatupag ko hanggang sa nag-asawa ko. Doon namin naumpisan yung Puto nung mag-asawa na kami. So, bali kinikilala ko na ito ay habag ng Diyos sa akin dahil nakita niya yung kahirapan ko mula pagkabata hanggang sa nagpamilya ako. Nahabag ang Panginoon sa akin. Sir, no, sabi niyo, mahirap kayo noon. Naisip niyo ba na darating ang araw ay uunlad kayo? Ang sa akin lang, basta nananalangin ako, paano ko maaabot, Panginoon, ang aking mga kapwa-tao na mahihirap kung ganito ang kalalagayan ng buhay ko. Meron akong puso na tumulong, pero wala akong maiabot. Ano ang magagawa ko? Gusto kong makatulong sa aking kapwa, pero wala akong magkakayanan. Kaya dalangin ko sa iyo na naway pagpalain mo ako para makatulong ako sa aking mga kapwa-tao. Sabi kong ganon. So, tinugon ng Diyos yung mga panalangin ko. Dito tayo sa Kalasyaw at ngayon ay alamin natin paano nga ba naging sikat ang Kalasyaw sa Puto. At dito ho nagkumpisa sa Belas Kalasyaw Puto. Hello ma'am. Good morning, ma'am. Hello. Ito po kasi yung original. Ito yung original na product, which is Puto Plain. No, tawag namin dyan, white, at saka ito kuchinta. Yan po yung talagang dalawa lang na unang product namin. And then, nung ano na, nagkaroon ng innovation, we decided na lagyan ng cheese. Ayan po. Actually, ito ngayon yung aming bestseller. Puto white with cheese. Tapos yung mga ibang customer, naghanap ng may iba-ibang flavor. That was the time na nag-create kami ng ube, pandan. At yan po so far, sa lahat ng flavor ang nag-uunahan. Ube rolls, cheese ube rolls. Tikoy siya na may ube at the same time cheese. Grabe din ang ano ng market nito. And this one na naman is the new innovation of Nanay. We call it pininat, made of malagkit din. So far, bago lang po ito, mga 2 weeks pa lang or 3 weeks. At patok din po sa market, God's grace. Ako si Rufo de la Cruz, o kay Rudy. Si Rudy, kamusta po kayo? Medyo malakas pa rin naman, awa ng Diyos. Ilang taon na po kayo ngayon, sir? 77 na po. 77 na. Sir, kailan ho nag-umpisa ang Belas Kalasyaw Puto? Natatandaan ko 1976, pero bago pa doon, nagtinda-tinda na ako sa piyesta-piyesta. So, Marcelo kasi noon, nilalako ko sa mga piyestahan, sa mga sirkus, mga sinihan, sa piyestahan. Mm-hmm. Saan ang lugar po yun? Sa parteng Pampanga ho. Saka parteng Tarlac, yan ang bali ruta kong pinagtitindahan. So talaga iniikot-ikot yung iba? Iniikot-ikot ko. Bawat pista ho, pinupuntahan namin mag-asawa. Nagtitindang asawa ko sa karsada, ako naman naglalako sa sinihan at saka sa sirkus tuwing gabi. Pero naisipan kong nagtinda sa Angeles, two years akong nag-sidewalk doon sa Angeles hanggang sa naisipan ng aking asawa na magtinda na rito kasi pinag-pray namin na bigyan kami na ng hanap buhay dito sa Kalasyaw kasi medyo nakakatakot na sa piyestahan dahil martial law. Kaya
inumpisa ng asawa kong nagtinda dito araw ng Linggo noon, naubos ang paninda niya, mga alas 9, wala na. Inumpisan din niya yung Friday, tinisting niya, mabili din. Kasi yung araw na yon Linggo at saka Friday dito sa Kalasyaw, yun ang matao. So mabili din hanggang sa subukan ko nga mag-araw-araw, sabi niya. Sinubukan niyang nagtinda araw-araw, nauubos araw-araw yung paninda niya. Kaya nung makita ng mga kababaryo namin, nakigaya na sila, dumami kami hanggang sa naging 15 yung nagtitinda sa gilid ng karsada. Pero sa kagandahan loob ng aming mayor noon, si Mayor Lito Sison, nag-request siya ng stall sa Coca-Cola. 15, dalawa ang amin doon kasi dalawa yung anak kong nagtitinda. Dahil kami yung number one, saka maganda yung pisto namin, yun ang tinatangkilik ng tao. Pero ang ginawa ko na hindi nagawa ng mga kasamahan ko, pinatis ko yung tubig namin sa DOST, maging yung product namin, pinadala ko sa Maynila para itis nila. So awa ng Diyos, nakapasa naman. Kaya tinulungan kami ng DOST na bigyan ng mga gamit, mga stainless, kasi bawal ang kahoy sa loob. Lahat ng gamit namin na in-order sa Maynila, resibo lang sinasubmit namin sa DOST. Sila yung nagbabayad. Hinuhulugan namin sila sa loob ng 3 taon na walang interest. Halimbawa, ang halaga ng mga binili namin sa Maynila, mga 300,000, ganun, babayaran namin ng buwan-buwan, walang interest yun, 3 years to pay yun. So malaking tulong ng DOST, DTI, maging ang tourism. So ang ahinsya ng gobyerno, tinulungan kami talaga. At saka nagpakandak pa ako ng meeting sa Kalasyaw noon sa DOST para maipakita yung produkto ng Kalasyaw maging one town one product. So naging one town one product yung Kalasyaw na i-lip up ang Kalasyaw dahil sa puto. Nakilala ang bayan namin dahil sa puto, lalong-lalo na sa mga exhibits. Madalas kaming nananalo. Hanggang sa market-market kami, nanalo rin kami doon. Sa Migamo, nanalo rin ang Villas Puto doon. So lalong nakilala. Kasi ang probinsya ng Pangasinan, talagang tinatangkilik na yung Villas Puto dahil sa maganda at saka importante doon, malinis talaga. Kasi yun ang pinahalagahan ko, yung kalinisan, kaya pinatis ko yung tubig at saka yung product namin para sigurado ako na yung pinapakain namin sa mga tao ay talagang quality. So yun ang maliligasin ng Villas Kalasyaw Puto, yung kalinisan. Kaya nakapagtataka yung mga kasamahan namin dito, ititrain namin sila sa DOST, ayaw naman nila. Nagpagandag ako ng meeting, inintroduce ko sila para matulungan din, ayaw naman nila. So kami lang ang natulungan ng DOST. So malaking pabor po yun sa amin. Saka tulad ninyo ang agribusiness, alam ko na interview na rin ako minsan. Ang puhunan ko kasi, ang panalangin ko sa Panginoon, yun ang talagang naging puhunan ko dito. Nung kami nasa kahirapan pa, kahit nasa lupa lumuluhod ako, bago ko sindian yung pugon, hinihiling ko sa Diyos na lahat ng lulutuin namin sa araw na ito, Lord, ay bendisyonan po ninyo para mapaubos, sabi ko. Awa ng Diyos naman na uubos lagi. Tinutugon ng Diyos ang aking panalangin. So, bagamat mahirap ang buhay namin, nag-umpisa ako sa wala. Wala kami talagang puhunan. 70 pesos lang noon ang inutang ko. Unti-unti pinumot ng Villas Puto. Nagkatunayan, nag-umpisa kami, kawayan pa ang bahay, isang pugon, napakaliit.
dadalawang lanso, 120 pesos lang yung pinag-umpisa namin. Pero sa ngayon, awa ng Diyos, napalaki namin sa tulong ng Panginoon. So, maging ang mga workers namin, dumami din. Kahit na pandemic, nakakaraos din silang lahat sa unti-unting ginagawa kasi rotation silang gumagawa. So, yun ang naging kasaysayan ng aming produkto. Higit sa lahat doon ay kinikilala ko na ito ay habag ng Diyos sa amin kasi nakita niya yung kahirapan namin mag-asawa na natutulong kami sa bangkita, kahit na mula, nababasa yung paa namin. Nagtitinda kami sa karsada kung gaano kainit, maalikabok. So nakita ng Panginoon siguro yung kahirapan namin mag-asawa, kaya tinugon niya yung panalangin ko na ipromote yung Villas Puto. So napag-aaral namin yung mga bata dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya sila-sila na yung nagmamanage ngayon. Balikan lang natin yung nung nag-umpisa kayo, sabi nyo nando kayo sa mga piyesta-piyesta. Oo. Bakit po kayo nakarating sa ganun? Ibang-ibang lugar? Apo. Kasi nag-umpisa ako kasing nagtinda noon sa Angeles City. Itininda ko noon yung, alam nyo, yung bitso-bitso, yung maliliit na malutong. Doon ako nag-umpisa kasi pinasok ako ng aking ama doon pagka-graduate ko ng elementary dahil hindi na nila ako pinag-aral. Piso lang ang sahod ko mula madaling araw hanggang alas 4 ng hapon. Piso lang para mayroon lang akong maibigay sa aking ina sa araw ng Febes na 4 na piso pambili nila ng mais. 8 ganta na mais ang obligasyon ko sa kanila. Pagkatapos ng 3 years na pagtatrabaho ko doon, natutunan ko ng lahat ang paggawa. So gumawa ako ng sarili ko. Tinry ko pong nagtinda sa Angeles City. Kumita po ako ng 38 pesos isang araw. Marami pa akong sobra. So maganda palang magnegosyo, sabi ko. Yun ang umpisa. Hanggang sa sinanay ko na yung mga kapatid ko, kasi 7 kami magkakapatid. Sinanay ko na sila sa pistahan sa pagtitinda. Hinaluan na namin ang puto. Bali yung puto, pandagdag kita lang sana yon. Pero yung pala ang ibiblis ng Lord na magiging hanap buhay namin na permanente. Meron pa rin kaming bitso-bitso hanggang sa ngayon, hindi pa rin nawawala yon. Pero mas malakas ang puto kaysa yung bitso-bitso. Ito po yung aming, we call this actually bitso-bitso, pero crunchy ano siya. Crunchy fried rice. Ano yung sinasabi ni sir? Yes, ito po yung kahit ilang buwan, sir. Bago po kami makapagana ng Belias Puto, ay ito po yung hanap buhay ni natatay. Yes. Sa biyahe kami, opo. Ako po yung kasama, natutulog sa kariton. Ikaw yung sinasabi kasama sa kariton. Opo, opo. Sa tingin niyo po, sir, bakit kayo umasenso sa Puto? Dahil sa tulong ng Diyos, hindi sa aming kakayanan yon. Sa tulong ng Panginoon, dahil nahabag siya sa kahirapan ko. Pero yun, hindi na ako pinag-aaral ng aking ama. Dahil matalino naman ako sa klase noon, pero hindi nila ako pinag-aaral para makatulong lang. Mula noon, pagtulong na lang sa pamilya yung inatupag ko hanggang sa nag-asawa ko. Doon namin naumpisan yung puto nung mag-asawa na kami. So, bali kinikilala ko na ito ay habag ng Diyos sa akin dahil nakita niya yung kahirapan ko mula pagkabata hanggang sa nagpamilya ako, nahabag ang Panginoon sa akin. Sir, no, sabi niyo, mahirap kayo noon. Naisip niyo ba na darating ang araw ay uunlad kayo? Ang sa akin lang, basta nananalangin ako, paano ko maaabot, Panginoon, ang aking mga kapwa-tao na mahihirap kung ganito ang kalalagayan ng buhay ko. Meron akong puso na tumulong, pero wala akong maiabot. Ano ang magagawa ko? Gusto kong makatulong sa aking kapwa, pero wala akong magkakayanan. Kaya dalangin ko sa iyo na naway pagpalain mo ako para makatulong ako sa aking mga kapwa-tao. Sabi kong ganon. So, tinugon ng Diyos yung mga panalangin ko. Kailan po nag-umpisa, sir, na lumaki yung negosyo?
si mga 1990 mga year 2000 na, bago mag year 2000 umasenso na po yung hanapbuhay namin. Nagkapagawa kami na ng bahay na maganda 1996. Napaganda na rin namin yung pagawaan ng puto. Meron na rin kaming mga nabiling lote. Pero tinisting ako ng Panginoon. Nasunog ang bahay namin year 2000. Natapos yung bahay namin 1996. Kabago-bago. Isa rin sa magandang bahay dito noon sa barangay namin kasi bihira yung magagandang bahay dito noon. Isa na kami sa pinakamagandang bahay dito. Pero apat na taon na tinirahan namin nasunog. Pero sabi ko, salamat Panginoon, sabi ko. Nung makita ko yung bahay namin, kasi wala ako dito, nagtitinda rin ako ng Unilever products noon sa San Carlos. Dumating ako alas dos dito, ibinalita sa akin na sunog ang bahay namin, naubos. Pati yung anak kong sister na yan, nabalda, tumalon kasi yan 14 feet, nabalda siya. Sabi ko sa doon sa nagbalita sa akin na kumari ko, praise God, siguro may plano ang Diyos na mas maganda. Kaya hinayaan niyang mangyari yung masunog ang bahay namin. Sabi ko ngunod, pagka hiwalay namin, sabi ng aking apo, tatay naman, nasunog na ang bahay namin. Praise God, sabi pa niya. Yun ang nasa isip daw niya. Pagdating ko dito, marami palang negosyoso sa akin na tingnan natin ngayon si Mama Rudy kasi nananampalataya sa Diyos. Ano kayang reaksyon niya? Sabi nila, pagkabungad ko doon, nakita ko yung puro tubig, bagsak yung mga yero. Itinaas ko ang aking mga kamay, Panginoon Jesus, salamat, sabi ko. Hinayaan yung mangyari ito, siguro may plano kayong mas maganda, nawa ma, palitan ninyo sa darating na araw, sabi ko. Ang nakapagtataka doon si Esther na nabalda dahil tumalo siya halos mga 14 feet, ang sabi ng doktor, 3 weeks na nakahiga sa papag, mababa pa dyan yung papag niya. 3 weeks siyang obserbahan, doon na paliliguan, doon na susubuan, pagkakainin na doon, hindi siya dapat galawin. So, awa ng Diyos dahil sa panalangin namin at pananampalataya sa Panginoon, 3 days nakatayo siya. Mula nung masunogan kami, sir, bali na yung yun na yung umpisa ng pinakamalakas na paninda namin kasi dating ginagawa lang namin 2 kaban at kalahati. Pero nung nasunogan kami, wala na yung screen, wala nang open na yung pagawaan namin, tolda na, wala nang yero, binalagyan lang ng tolda. Pero hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga tao. Umabot kami ng 5 kaban araw-araw, hindi ko alam, kahon-kahon ang binibili ng mga tao sa pwesto namin. Pagkaraan ng mga 8 buwan, naibalik na rin yung bahay na nagpandalin. Dinubli-dubli niya yung ginagawa namin hanggang sa umasinso ng umasinso yung product namin. 2 kalahati po. Sir, 120 po. Kayo, Ma'am Bella, yung panganay? Ako po, ang eldest. Pero it is a family business. Uh-huh. Praise God. Kasi since ako yung panganay, ako yung tipuan ni tatay. Kayo nakalagay sa pangalan? Opo. Tulong-tulong po bawat magkakapatid. It is a joint effort po talaga. With our husbands and wives of those who are. Ma'am, what do you think advantage nung kayo na mga anak tumulong doon sa family business? Napakalaking effect po, sir. Kasi, syempre, we need innovations. Mm-hmm. Ang aming mga magulang naman, kung ano yung alam na nila noon pa, ay very limited. Especially, saging sinasabi ni Father na hindi sila nakapag-aral. At, mm-hmm. Syempre, sa market, kailangan nila yung bago, alam niyo yung mga tao, puro bago. And with the help of my sister din, kami yung ginamit ng Panginoon para magtulong-tulong talaga at naiangat naman.
And for this, to God be the glory talaga, sir. Gano'n na po kalayo yung negosyo niyo ngayon? So far, pag titignan nyo, sir, ano lang, maliit pa lang. Pero of all the puto manufacturers, talagang sa amin po nag-start on how na nakilala ang Kalasyaw. Oo. Kami po yung nag-represent. Literally, no? Kayo ang nagpasikat ng Kalasyaw. Yes po. Kasi po, kami po yung nag-represent ng One Town, One Product. Mm-hmm. And madalas po kami sa exhibit. Trade fair, mga ganyan. And hindi kami humingi even a single centavo sa municipality of Kalasyaw. Mm-hmm. We decided na tulong na po namin yon sa aming bayan. Mm-hmm. And praise God po, yung aming desire ng aming heart ay naisakatuparan naman. All for the glory of God and with a joint effort ng magkakapatid. Teamwork. Tingin niyo ma'am, saan pupunta ang business ninyo? Gaano kalaki ang ilalaki sa loob? With our vision and mission na inimpart ng Panginoon sa amin, napakalawak ng aming mga target. We even targeted na mapunta sa international nang hindi siya napapanis because the shelf life talaga ang problema namin. Kailangan namin ng tulong ng BFAD, mga ganyan. Mm-hmm. Eh, ano sir, kung i-grant ni Lord yon, why not? Sabi po ba? Meron ng Galias International, pero wala pang puto. Yung aming brother sa Canada, ginamit po niya yung Galias. Opo, pero hindi siya specifically sa puto, sir. Mm-hmm. Pero nagpapadala kami ng puto doon, just for special occasions. Bumaba ang sales namin itong pandemic. Halos two-third ang nawala. May mga stranded pang mga tauhan namin dito na taga-ibang lugar. Pero awa ng Diyos, hindi kami nagutom. Na nakakain kami. Ilang buwan ba yun na nandito yung mga trabador namin. Kumakain kami araw-araw. Awa ng Diyos, hindi kami nauusan. Basta nandyan yung bigas na dapat namin iluto ng puto. Pero yun ang kinakain namin kasi walang sales. Pero nung nag-umpisa na kami, dahan-dahan, ito na naman lumalaki na. Lumalaki na naman ang sales namin at lalo nang binigyan kami ng Panginoon ng pisto sa highway, doon na pinupuntahan ng mga tao yung product namin. So, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos at nagpupuri kasi napakabuti mo Panginoon sa buhay ko. Sabi ko mula sa piyestahan, pinurutiktaan mo ako, gumamit ka ng mga tao para mahalin ako, binibigay yung mga pangangailangan ko, lalo ng tubig, mahirap sa piyestahan. Pero may mga nakilala ako na paglalabas nila ako ng pusit ng gripo para mayroon kong makamit. So, ganun ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. Kahit na hindi na ako nakapag-aral, napag-aral naman namin yung mga bata. Saka mga apo, may mga nakagraduate na rin. Sir, sabi mo, ang wish mo kay Lord ay pagpalain ka para makatulong ka sa mga tao. Para makatulong din po ako sa aking kapwa-tao. Ano po yung mga tinutulungan nyo ngayon? Sino na mga natulungan? Mga working student, nagkakatulong kami sa mga batang nag-aaral, mayroon nang nakagraduate. Yung mga nag-aaral sa, tatlo na yung nakagraduate sa UP na sa puto, nag-aaral ng paggawa ng puto para yun ang project nila. Tinutulungan namin sila para makagraduate. Pag nakita kong mga kababaryo o malapit dito na mahirap ang buhay, hindi ako nangingiming hindi abutan sila kasi galing ako sa pinakamahirap na pamilya. Kung uutang ako, walang magpapautang. Pero ayaw kong mangyari din yon sa mga taong lumalapit sa akin. Basta mayroon at mayroon akong naibibigay na hindi pwedeng wala magkalumapit sa amin. Pero marami rin nagsasamantala, uutang na 1,000, hindi na binabayaran. hindi mawala kasi yun yung mga tao. Nagsasamantala, kunwari may emergency, dadalhin sa ospital, yung pala wala. Yun ang pinaingatan ng aking mga anak sa akin dahil puro bigay ako kasi pagka nakita kong pangangailangan ng tao. Sir, ano po ang mensahe ninyo sa mga taong nangangarap din na gumanda ang buhay nila? Ang mga taong nangangarap na magnegosyo unang-una sa lahat, manampalataya sa Diyos na inilagay tayo ng Diyos dito sa mundo
pinili niya tayo mula sa ating ama at saka sa ating ina. Pinili niya tayong mabuhay. Inilagay niya tayo sa mundong ito na ang plano ng Diyos sa bawat tao maganda. Kaya lang napapasama ang tao dahil sa bisyo. Inuuna nila yung bisyo kaysa manalangin. Pero kung mananalangin sila sa Diyos, lalapit sila sa Diyos, hindi sila pababayaan sapagkat nasa kamay ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ng tao. Maging kayamanan man yan, maging katirinuhan man yan, hindi maramot ang Panginoon pagkalalapit ka sa Kanya. Ako mula pagkabata, sir, grade 3 pa lang ako, naranasan ko na yung pagpapala ng Diyos. Nag-absent ako halos 2 buwan, pero nung exam, nanalangin ako na ako yung ilalagay niyang first honor. Highest, naging highest din ako sa exam. Nagtaka yung teacher ko kung saan ako daw kumuha ng talino. Pero ang alam ko, nanalangin muna ako nung gabi, natulungan ako ng Panginoon. Kaya yung teacher ko noon, niregaluhan ako ng upuan, lahat ng ginamit ko sa grade 4 na papel, lapis, sinuplay niya sa akin, papel notebook, sinuplay niya kasi alam niya yung kahirapan namin. Isa ako sa pinakamahirap na pamilya dito, pero pinromote niya yung pamilya ko hanggang sa nakilala kami. Ganyan ang Panginoon sa buhay ng tao. Ano pang buong pangalan niya? Lori Lee Felix po. Kumusta? Matagal ka na daw dito sa Vegas? Opo, sir. Ilan taon po? 22 years po. 22 years. So, nakita mo yung nung maliit pa hanggang na malaki yung negosyo. Opo. Sabi nila kasama ka daw doon sa mga naghihirap doon sa mga driver. Opo, sir. Kumusta? Kung ano yung mga Noon sir, nung nasa trade fair kami, natutulog na po kami dun sa kung saan po kami nagtitinda sa May 10. O kaya kung ano sir, nag-ano na po kami sa sahig ng karton. Compare po ngayon, yung mga nag-ano po, nakaano po sila, may sapin na po sila ngayon pag nagtitinda po sila sa trade fair. Anong sekreto, ma'am? Ba't ka nagtagal ng 20 years? Mababait siyempre yung mga amo ko, sir. Ba't ka naiiyak? Sige po, bakit po? Anong nararamdaman mo? Siyempre, tinuring ko na rin po silang pamilya, sir. Tapos, maganda rin po kasi yung mga pinapikit nila sa akin, sir. Kaya, yan lang po. Sige, thank you, ha. Final word, anong pwede mong sabihin sa ano gusto mo sa viewers natin, yung success ninyo, paano nila, yung mga marami rin kasing nangangarap, di ba, na maging successful. Ano po ang masasabi ninyo? Yan. First and foremost, syempre, tiwala sa Panginoon. Without God in our lives, we are all nothing. Kahit anong hirap ng pinagdaanan, kung may guidance ang Panginoon, mararating mo ang iyong patutunguhan. At kahit anong pursigi ng isang tao na may puhunan, without the guidance and help of the Lord God Almighty, without His blessings, it will turn into nothing. Tapos, kapag si Lord na ang kumilos, umasenso ka na, huwag na huwag mong kakalimutan ang iyong pinanggalingan. And the best lessons to be learned, value what is to be valuable. And number one, there is the relationship, first to God, to your parents, to your family, to your siblings, and to everybody. It follows through. Everything will be put into order if you know your priorities. God first above all, and everything will be put into order. So sa mga nandyan na nangangarap, marating man natin ang ating mga pangarap sa buhay,
always remember that there is God above. Thank you and God bless everyone. Hope and nabigyan po namin kayo ng encouragements and praying na looking forward for whatever na gagawin pa ng Panginoon sa Belias, Calasiao, Puto. Salamat po. Alright. Thank you. Thank you, Ma'am. God bless her. Yes. Papasalamat po niya. Makadalo ulit. Yes, sir. 7 years, buddy? Seven years. Sabi ko nga ako kay tatay, Tay, kayo yung in-interview daw noon. Hindi ko na ma-recall, sabi niya. Buti nga sinend nyo sa akin yun. Tay, ito, panoorin nyo. Sir, it's an honor. Salamat po. Pinadalan po ba kayo ng... Apo. Meron po kami mga buto na dala-dala. Tinatakim lahat sa amin yung flavor. Tubig nyo, sir, tubig. Yung may buko. Yung buko. Oh, masarap yun. Yung may buko. Yung may itlog na maalat. Ham and cheese. Yes. Sige po. Sir, ma'am. Salamat. It's a ma'am. Thank you. God bless po sa inyo. Update namin kayo doon sa kinakilala ba. Yes, bye. Bye, Lord. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.